Sa tuwing nababanggit ang panlipunan ng aspeto ng rebolusyon, tumatak sa ating kamalayan ang mga pangalang Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at Miguel Malvar. Ngunit alam niyo ba na matapos ang digmaang Pilipino at Amerikano ay umusbong ang natatangin nating tagumpay? Ito ay ang pagsilang ng independenteng simbahan sa Pilipinas, ang Iglesia Filipina Independiente. Ngunit gaano nga ba kahalaga ang bagong simbahan? Paano nga ba ito nabuo? At sino nga ba ang namumuno rito? Sabay nating kilalanin si Padre Gregorio Aglipay, ang rebolusyonaryong obispo, pari, at pinuno sa aspeto ng rebolusyong pangrelihiyon sa Pilipinas. Kaya't simulan natin. Pinanganak si Gregorio Aglipay sa bayan ng Batak, Ilocos Norte noong 8 ng Mayo taong 1860. Lumaki siya sa mahirap na pamilya, anak ni na Pedro Aglipay Cruz at Victorina Labayan Hilario. Naging ulila sa murang edad si Gregorio at lumaki sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak. Sa edad na 14 ay umalis siya sa bayan ng Batak at tumungo sa Maynila sa pag-asang guminhawa ng kunti ang buhay. Naging trabahador si Gregorio sa paggawaan ng tabako sa ilalim ng kolonisador niyang amo. Ngunit sa puntong ito ay inaresto at kinulong si Gregorio dahil lamang sa hindi niya pagtupad sa kinakailangang kuta ng tabako sa paggawaan. Dahil dito, bumaon sa puso't isipan ni Gregorio ang matinding sama ng loob kontra sa mga dayuhang kapitalista, partikular sa mga otoridad ng Espanya. Nag-aral si Gregorio sa Maynila at nag-enroll sa San Juan de Letran bilang isang working student. Kalaunay lumipat siya sa Universidad ng Santo Tomas at nakakuha ng Bachelor of Arts degree. Pagkatapos ay naisipan niyang kumuha ng abogasya, ngunit nagbago ang kanyang isip. Sa halip ay pumasok si Gregorio sa seminaryo para maging pari sa Vigan taong 1883. Matapos ang mahigit 6 na taon, ika-21 ng Disyembre taong 1889, naordinahan si Gregorio sa pagiging pari sa simbahang Katoliko at ipinagdiwang niya ang kanyang pinakaunang misa noong buwan ng Enero taong 1890 sa Santa Cruz Church sa Maynila. Sa pagitan ng taong 1890 hanggang 1898, si Gregorio ay nagsilbi rin bilang co-adjutor o taga-assist sa mga obispo sa iba't ibang parokya tulad ng Indang Cavite, Bukaway, Bulacan, San Pablo, Laguna at Victoria, Tarlac. Ngunit dahil may makabayan at nasyonalistang damdamin si Gregorio, nakibahagi siya sa pagsulong at pagbibigay tulong sa mga rebolusyonaryo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong magipag-ugnayan si Gregorio kay Aguinaldo at sa mga rebolusyonaryo. Sa kasagsagan ng rebolusyon, tuluyan ang nakibahagi si Gregorio at naging rebolusyonaryo na kinakatawan ang kanyang sariling lalawigan, ang Ilocos Norte. Dito'y hinirang si Gregorio bilang Bicario General Castrense o Military Vicar General ni General Emilio Aguinaldo bilang pinuno ng pangrelihiyon at rebolusyonaryong gobyerno. Ang pagkakabuo ng bagong simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente. Naging maanomalya ang pagkakaroon ng posisyon ni Gregorio sa pagitan ng Katolikong simbahan at sa rebolusyonaryong gobyerno. At dahil may dugong nasyonalismo, mas pinili niya ang pagiging Pilipino. Agad itong naglabas ng manipesto na himukin ang mga paring Pilipino na magkaisa at kontrolin ang simbahan para sa interes ng bansa. Iminungkahin ni Gregorio ang paglikha ng isang konsiho upang hilingin sa Papa ng Roma na italaga ang mga Pilipino sa lahat ng posisyon sa simbahan. Hinimok rin niya ang mga paring Pilipino na sakupin ang mga bakanteng parokya at ang pinakamalupit sa lahat, hinimok niya ang mga pari na magrali sa pamamagitan ng rebolusyonaryong adhikain pabor sa mga klirong Pilipino. Dahil sa mga pangyayaring ito, naalarma si Arsobispo Bernardino Nozaleda at bilang tugon ng Arsobispo, buwan ng Abril taong 1899, inakusahan ni Arsobispo Nozaleda si Padre Gregorio ng pag-aalsa laban sa kolonya at iminungkahi sa tribunal ng simbahan na prosahan ang mga paring Pilipinong sangkot rito. At noong 5 ng Mayo taong 1899, naglabas ng kautusan ang Arsobispo kay Gregorio na maging ekskomunikadong pari ng simbahang Katoliko. Dahil sa pagkatiwalag kay Gregorio Aglipay sa simbahang Katoliko, ito na may isang magandang panimula para sa pagsasarili ng mga klirong Pilipino. Dahil dito, nakipag-ugnayan si Gregorio kay Isabel de los Reyes na isang nasyonalistang leader ng mga manggagawa sa paghimok sa Vatican na kilalanin ang kanilang layunin ng walang kapalit. Gabi ng 3 ng Agosto,
taong 1902, nagsagawa ng pagpupulong ang mga manggagawang union. Nagkaroon ng suhestyon na bumuo ng isang simbahang Pilipino na hiwalay sa Roma. At si Gregorio Aglipay ang magiging Supreme Bishop ng simbahan. Sa mungkahing iyon, pinabura ng mga naroroon ang pagtatag ng bagong simbahan na tinatawag na Iglesia Filipina Independiente na hiwalay sa simbahang Romano-Katoliko. Noong una, iritado si Gregorio dahil sa paghihirang sa kanya bilang Supreme Bishop ng bagong simbahan. Ngunit bahagyang nagbago ito nang makita niya ang pakikiramay at pakikiisa ng mga masa sa bagong simbahan. Dito'y agad niyang pinahiwatig ang kanyang intensyon na tanggapin ang posisyon. At noong ika-isa ng Oktobre taong 1902, pinangunahan ni Gregorio Aglipay ang pulong ng konseho upang balangkasin ang konstitusyon para sa bagong simbahan. At noong ika-26 ng Oktobre taong 1902, ipinagdiwang niya ang kanyang unang misa bilang Supreme Bishop ang bagong simbahang Katoliko na independiente sa Roma. Sa kasagsagan ng digmaang Pilipino-Amerikano, magiting na nakipaglaban si Gregorio Aglipay bilang revolusyonaryo kasama ang mga unit ng guerrilla laban sa hukbo ng mga Amerikano. Ngunit sa kaligitnaan ng gera, napag-isip-isip ni Gregorio ang kawalang saysay kung ipagpatuloy ang madugong digmaan. Ito ay dahil nakita niya ang superior at dominanteng pwersa ng mga Amerikano. Dahil dito, sumuko si Gregorio sa kapitan ng Amerikanong si Edward Lewis sa lawag at ipinagpatuloy ang kanyang pamumuno sa simbahan. Sa kagustuhan ni Gregorio Aglipay na mamuno sa larangan ng politika, tumakbo ito sa pagkapangulo nang mangyari ang pinakaunang pambansang halalan sa Pilipinas noong 16 ng Setyembre taong 1935. Ngunit dinomina ni Manuel L. Quezon ang pagkapangulo at natalo si Gregorio at Emilio Aguinaldo. 12 ng Marso taong 1939, pinakasalan ni Gregorio Aglipay si Pilar Hamyas sa Sarat, Ilocos Norte. At noong 1 ng Setyembre taong 1940, namatay si Bishop Gregorio Aglipay sa edad na 79 na taong gulang. Ang pagiging uhaw sa kalayaan ay ang nagmulat kay Gregorio Aglipay na paghiwalayin ang simbahan sa Roma. Isang malinaw na indikasyon ng isang pakikibaka upang maging malaya mula sa mga dayuhan. Kilala ang Iglesia Filipina Independiente bilang Aglipayan Church, ang nagsilbing anak ng revolusyon. May diwang makabansa at nangingibabaw ang mga makabayang Pilipino na lumaban hindi lamang para sa politika, kundi para sa kalayaan ng relihiyon.